Ikay po niyaya po ng mga kabarangay namin maglaro. Inaantay lang po nila yung panalo nila sa larong basketball dahil nanalo po sila sa laro. Ito daw pong mga kasama ni Mark Adriel, nag-provoke ng away doon sa mga nakalaro nila sa San Vicente. Rumesbak po sila. Ganun po yung nangyari. Nagkaroon na ng gulo. Naiwag po si Mark. Na-arrest po natin yung suspect. Then, in-inquest po natin sila ng May 29. Meron po tatlong at-large po, Senator. Ilan po yung nakakulong ngayon, sir? Tatlo rin po. Sir? Bali po, ang sinampa po nating kaso ay murder and physical injury po. Tututukan po namin itong kaso. We will make sure na maging maayos at mabilis at mapupunta sa tamang proseso yung paggulong ng hustisya dahil sa paglapit niyo po sa amin. That we will do. Kung ano pa pong kailangan niyo at gusto niyong maitulong namin, pakisabi lamang po kay Odette. Ano po? Maraming salamat. Unang-una po sa lahat, kami po ay nakikiramay sa pagkamatay po ng inyong ka-live-in partner na si Sir Diego. Kamusta po ba ang inyong kalagayan matapos po kayong maere sa aming programa nung nakaraan? Okay lang naman po. Ganun pa rin po. Mag-one month na po yung baby. Justice pa rin po yung hinihiling naming lahat. Magdo-two months na po kasing wala. Siyempre po masakit pa rin sa amin. Hindi lang naman po yung pamilya niya yung saktan, pati mga kaibigan niya. Hindi pa rin po namin tanggap. So, kamusta po yung baby nyo? Okay lang naman po. Healthy naman siya ngayon. Marami din naman po nagmamahal sa kanya. Ma'am, ano po yung reaction nyo na yun nga, yung ka-live-in nyo ay namatay po tapos meron pa po kayong baby na dapat alagaan? Siyempre po mahirap. Pero kailangan kasi baby yun at saka mahal na mahal niya yung anak niya. Tsaka sabi ko naman po sa kanya noong nakaburol siya na hindi ko papabayaan yung baby namin. Siyempre po sa akin masakit pa din yun. Nalaki kasi yung anak ko ng walang tatay. So ma'am, paano po ba nangyari na itong si Sir Diego ay pinagsasaksak ng mga nirereklamo po ninyo? Anong gabi po kasi ng May 26, 9 PM po nangyari yun. Bali ba 6 PM po, nag-chat pa po kami, nasa work po ako, nag-chat po kami na pinapalaba ko lang po sa kanya yung damit ko, and then hindi po siya nagpaalam na maglalaro siya kasi hindi ko na po siya pinapayagan dumayo. Kasi last time na naglaro siya is nagkaroon siya ng sugat sa kilay. Sa basketball din po yun. So hindi ko na po siya pinayagan, hindi po siya nagpaalam sa akin. And then ayun po, nabalitaan ko na lang po na gano'n yung nangyari. Mga 10:30, pag out ko po ng work ko, ang dami pang messages sa akin na condolence. Akala ko po nung una is nagbibiro lang po yung mga kaibigan ko tsaka yung mga friend niya na nag-chat sa akin. Hindi po pala. Paglabas ko po ng trabaho, dun ko po na-realize na parang totoo na kasi may condolence na eh. Tapos sinundo po ako ng tropa niya dito po sa Sabemar, San Pedro. And then dun po siya pinuntaan sa may hospital, sa may Nara po. Dead on arrival na po talaga siya. Ano yung unang pumasok sa utak mo nung time na yun? Hindi ko po nga po alam kasi iyak na lang po ako ng iyak. Ang hirap po kasi nung, ang hirap po huminga. Kasi syempre buntis po ako nung nag-aalala sa akin yung mga kaibigan namin na nandun, sabi na ano pa katatag ka. Syempre kinocomfort nila ako that time. Tapos parang wala na sa isip ko yun kasi sabi ko sa kanya, ba't naman ganito? Hindi naman ganito yung gusto ko sa atin. Gumanan ako sa kanya. Tapos ayun. Hindi na nga po ako nakatulog kinabukasan nun kasi inasikaso na namin yung burol niya. Nakakulong na po yung tatlo. Bali meron pa po tayong tatlo na at large, pero hinahabol pa naman po namin yun. So, ang ibig sabihin po, yung tatlo na nauna, iyon yung nakakulong na. So, ongoing po yung hearing nyo. Yes po. Okay, and then yung tatlo, wala pa po, na-dismiss po kasi siya. Hahabulin pa rin po namin yung kaso. Kamusta po ba si Sir Diego bilang partner po? Although marami naman kaming pagtatalo, hindi pagkakaintindihan, pero napakabait, napaka-responsible, tsaka hindi lang mabait na partner, hindi lang maayos na partner, kundi maayos na kaibigan sa lahat. Ang daming nagmamahal sa kanya. Pag may problema, parang kami dalawa lang yung nagdadamayan pag may problema na namin na personal na hindi na pwedeng i-share sa iba. Parang andyan siya, parang syempre i-comfort ka na kaya mo yan, ganito. Kumbaga, minomotivate niya ako palagi sa mga pinagdadaan namin, dalawa lang na kami na nakakaalam. Syempre, ayun po. Tsaka lahat din po, nakakamiss sa kanya, lahat po ng almost lahat ng tropa niya.
paano po kayo unti-unting nakaka-survive without him? Kaya naman, sa ngayon po, medyo mahirap pa kasi may baby ako. Siyempre, pag tinitignan ko yung baby, siya yung naalala ko kasi siya yung kamukha eh. And then, pray lang lagi. And nandiyan naman po yung mama niya para supportahan kami ni baby. Sa ngayon po kasi, nakalib lang po ako sa trabaho. Tatapusin ko po yung pag-aaral ko kasi yun po yung gusto ng papa niya, ni Diego. And ma'am, gaya nga po nang sabi ni Sir Rafi, kung ano man po yung tulong na gusto nyo po ay ibibigay po namin. So sa ngayon po ba, ano po ba yung pwede pong maitulong po ng programa po ni Idol Rafi para po sa inyong mag-ina? Yung milk po, yung diaper, yung mga damit po, yung mga personal hygiene pa po. In terms naman po dito, sa kaso po, imamonitor po natin yun at pupunta po tayo ngayon ng police station para po malaman natin kung ano ba yung maganda pong gawin dito sa case. And regarding naman din sa security nyo, papamonitor po namin kayo sa PNP. Thank you po. Maraming salamat po. Mensahe mo na lang dito sa mga suspect po na gumawa sa ka-live-in mo. Diyos na lang bahala sa inyo, pero sigurado ako na mabubulok kayo sa kulungan, wala kayong konsensya, at saka lahat ng nanakit sa kanya makapasok sa loob. And dito naman po kay Sir Diego, ano pong mensahe niyo sa inyong kalimutan? Gabayan niyo na lang kami kung anong sa araw-araw. Alam niyo naman na mahal ko siya eh. Simulat nung una pa lang. Yun lang. Magandang araw po sa inyo, Sir Villanueva. So ano po ba yung status or balita po dito sa kaso po ni Sir Diego laban po dito sa mga pumatay sa kanya? Sa ngayon po, yung case po ni Sir Sarmiento, yung tatlo nating detain ay nag-hearing na sila sa Branch 93 ng Regional Trial Court ng San Pedro City, Laguna. Then yung tatlong at-large na mga suspect natin ay na-dismiss. No, ang advice natin dun sa mga kamag-anak, pumunta sila dito sa istasyon para mag-testify at kukuha na namin sila uli ng statement or mga baka meron silang bagong witnesses at makapagdagdag para masampahan muli natin ang kaso, yung mga na-dismiss na kaso ng mga at-large. Ano po ba yung possible po na maisampang kaso dito sa tatlo na at large? Sasampahan din natin sila ng murder at slight physical injury. Once po na okay na po iyon, nakuha na po ng statement itong mga yung complainant and then yung mga witnesses, ano po ba yung next na procedure po ang na gagawin? Ang gagawin po natin dyan, no, pag na i-file na natin sa City Prosecutor ng San Pedro, ang pinakagagawin natin is hintay na lang natin yung resolution na magagaling sa City Prosecutor at hopefully na malabasan ng warrant yung mga at-large suspect na sa gumawa kay Sir Sarmiento po. And regarding naman po dito sa security ng family, ano po ba yung maitutulong po ng ating opisina? At ang PNP San Pedro naman po ay time to time ay chinecheck po natin si ma'am at meron lang kaming contact number na binigay sa kanya na kung sakali merong umaaligid-aligid sa lugar nila at merong hindi ka nais-nais na tao na bago sa kanilang lugar, kami ay tawagan para agad naming mapuntahan sila. Thank you po sir. Maraming salamat po sa ano niyo po, nung una pa lang po. Thank you.
po ng pinangako po ni Idol Rafi, ma'am, ito na po yung mga pangangailangan po ng inyong baby ni Sir Diego. So, kumpleto na po ito. Meron na pong gatas, diaper, mga personal hygiene po niya, and syempre po, mga damit po para po sa inyong anak. Sir Rafi, maraming salamat po sa tulong ninyo para sa baby namin ni Diego, and thank you rin po sa pagtulong about sa case tsaka sa police po din ng San Pedro. Maraming salamat po. Tatanawin ko po ang utang na loob to sa inyo. Thank you po. Okay. So ano po ba yung balak niyong mag-ina sa ngayon? Sa ngayon naman po, working student po ako, then may trabaho po ako, service crew, pabalik na nga po ako this week. Then, second year college na po ako, then continue naman po yung pag-aaral pati pagtatrabaho. Tsaka binabalance ko po yung pagiging mami ko, then student, tapos working student po. Okay, and sana po makatulong po itong bigay po ni Idol Rafi, and regarding po doon sa case, from time to time po imo-monitor naman po namin hanggang sa makamit nyo yung justice para po dito kay Sir Diego. Yes. Maraming salamat po Sir Rafi Tool po sa tulong po ninyo since nung unang araw at hanggang ngayon na nagbigay po kayo ng tulong para sa aming mag-ina na naulila. At maraming din pong salamat sa pagtulong po ninyo about sa kaso ni Diego. Then sana po tuloy-tuloy na po yung hustisya na nakakamit namin hanggang ngayon. And sana po makasama po namin kayo hanggang dulo, hanggang makabit po namin yung hustisya. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapid tool po ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng buhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho, na mga taong sumuko na sa buhay.